May isa pang ipokrita na nasa luneta eh. Katabi pa lang mismo ng Sino ba? presidente. Ha? Katabi pa mismo Naka ng neck brace presidente. ba? Ha? Oo, katabi Naka ng neck brace? presidente. Oo, baka tinitingnan ko nga yung kamay, baka may dalang kwan eh. May dalang ice pick. No? Sino yan? Sino yan? Ha? Sino pa yung katabi ng presidente? Sino Ay, yan? Di mo na panood yung luneta? Ex-president. Ah, mas pin. Oo. Ah, oh. Inga pala, yun nga tama. Pag-usapan natin. Bakit bigla umattend? Ba't nandun siya sa luneta? Eh, typical, classic, Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA kasi, which is, no? Eh, survivor yan eh. Kahit siya yung pinaka-unpopular president, di ba? Kahit nakulong siya, eh, nandyan pa rin siya sa eksena. No? Hindi mo yan, hindi yan papahuli ng buhay. Anong sabi niya last year? Anong sabi niya? I am loyal to the speaker. I am loyal to the president. I am loyal to the country. I am sorry. No? Kaya makikita mo siya na nag-ooperate sa likod, no? Makikita mo hindi yan papahuli ng buhay, no? Kaya abahan ka, no? Pag katabi mo siya at nagsasalita ng loyalty sa iyo, doon ka kabahan. No? Talaga. Napanood mo ba yung, hindi, pero nung, yung Criselda? Ay, hindi ko pa napanood, pero lumalabas sa feed ko. Maganda ba? Okay, may nakalagay doon eh, no? Pablo Escobar. The only man I feared was a woman. Criselda. Si Criselda, no? Yun. Oo, the only man I feared, no? Was a woman. No? Sabi ni Pablo Escobar. Parang ganun din si pala eh. Si GMA. Ang tawag yan, eh. Sa pelikula na yon, The Godmother. No? Parang ganun si GMA. No? Keep your friends close and your enemies much, much closer. Diba? Mapiang mapia, diba? Okay. Yan ang kasabihan sa in terms of enemies and friends. How about your sister? So ikaw si Bongbong Marcos, do you keep your sister, your older sister, close to you? Eh kasi si Amy Marcos na doon sa kabila eh. Paano ba yun? Oo nga eh. Yun yung sinasabi kong isa pang build-up the day before. Diba? Sa JIL rally sa Bulacan. No? Nang gagalaiti. Diba? Nang gagalaiti siya eh. No? Nung kala siya nakita ganun, halos maiyak eh. Diba? Very intense. As in yung mukha galaw ng galaw? Gumagalaw yung mukha sa galit? Oo. No? Anong sabi niya? No? Anong gagawin sa puso? May sinabi siya tungkol sa puso ng kanyang kapatid. Buksan ang mga mata, gisingin, no? Ang kanyang kapatid, ibig sabihin natutulog. No, natutulog yung kanyang kapatid, no? Ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Baste na tamad, no? Ibig sabihin consistent 'yan, no? Consistent 'yan sa atake ng mga Duterte. At pinakamahalaga, no? Ilayo niyo siya sa mga demonyo na pumapaligid sa kanya sa Malacañang, 'di ba? Baka bukas sa kanya ba wala nakapaligid? Kay Amy ba walang nakapaligid na demonyo? Eh ba't naman papaligiran ng demonyo yung kapwa nila? Ang papalibutan ng mga demonyo, yung katulad ni Christian Esguerra na nagtuturo ng religious journalism sa UST, no? Hindi lang political journalism. Eh, yung dapat kanilang tuksuhin, yung mga banal. Yung mga umalagwa na, no? Malapit-lapit na kay doon sa mga fallen angels, eh bakit mo pa papalibutan yon? Wala akong sinasabi, na? Wala akong naisip pahiwatig to. Di ba ang mga, hindi ito naman. Hindi naman wala man tayong tinutukoy na demonyo. Wala. Talagang demonyong politiko. No? Sure ako walang demonyong politiko. Wala. Walang possessed na politiko. No? Hmm. Fallen angels or siguro yung mga souls of the damned. No? Anyway, di ba ang mga demonyo, pag nagsasama-sama yan, pwede nila i-possess ang isang katawan. Eh, no? Pwedeng gawin yan sa politiko, actually. No? O kaya kung yung presence ng mga demonyo together, ibig sabihin, yung piyerno na yun, no? Magkakasama eh. Diba? Teka, ba't ba tayo napunta sa demonyo eh? Puro anghel yung mga pinag-uusapan natin. Balik tayo sa pinag-uusapan. Balik tayo sa politika. Kamusta yung mga trolls mo dyan? Buhay pa ba? Ha? Ito nga, kaya nga sabi ko kanina, magtirik ng kandila sa mga trolls at saka sa mga bayarang vloggers na litong-lito na, no? Kanina ba kami kakampi? Ano ba messaging namin, no?
Hindi, ito nga, no? Di ba, kumusta yung sitwasyon naman ni Bongbong Marcos? Parang hirap naman, no? Yung ate mo, na alam mo naman contrarian sa'yo, pero in the biggest political battle that you are in at present, nandun sa kabila yung ate mo. Paano naman yun? Well, ang tumitira sa ate, yung pinsan. Yun yung sumasagot. See. Dahil parang hindi naman masyadong maganda na yung magkapatid ang nagbabatuhan, di ba? So ang sumasagot yung pinsan. Yun ang sumasagot doon sa kapatid, no? For now, pangit pa rin tingnan. Eh wala tayong magagawa, nakasalang na lahat eh, no? No? Hindi ka na makakaatras eh. Actually, yan ang sinasabi pa natin nung Tambaluslos incident, no? It can't get any better. Diba? Mm. Yung dati pa natin sinasabi, bagamat may isang political analyst dyan, at dating head ng political science department sa ating alma mater, ang sinasabi, hindi sila nag-aaway. Meron silang symbiotic relationship. Hindi sila magbibiyak. Isang dating senador na ngayon ay cabinet secretary, ang sabi niya, this is just a storm in a teacup. Ginagatungan lang yan ng mga pinklawan. No? Yung sino yun? Sino yun? Sinong senador yun? Si Senator Ralph Recto. Siya yung nagsabi niya eh, after ng Tambaluslos, oh, sabi niya, ginagatungan lang yan eh. No? Ginagatungan lang yan ng mga Fox First. No? Meron pang isang dating cabinet secretary sa gobyerno ni ERAP, no? Na ngayon ay na-appoint sa gobyerno ni BBM. Yun din ang sabi niya, walang ganyan, walang biyakan. No? Sila ay nagmamahalan, no? Sila ay nagmamahalan. Yung paborito mong ex-human rights lawyer, no? Yun din ang sabi niya, no? Kaklase ko yan si Secretary of Justice. Hindi yan papapasukin ng ICC, di ba? Yung kaya pang ayusin yan, yung away between Sara, no? At yung mga Marcoses, no? Ganun ba? Ang dami niyan. Ang dami niyan. Nailista natin para ipalunok natin Sibo. Sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Hindi, talaga. Papalitan ko na yung title. Mali pala to. All out war between Marcos and Duterte. Wala naman pala away na. Maling-mali pala tayo. Ay, ano yung sinabi ni Duterte sa Dabao? Yung minumura si Bongbong. Ano ba yun? Parang joke lang? Joke only yun. Di ba mahilig siya mag-joke? Alternate universe. Oo. Di ba mahilig? Parang may gigil. And just 2 weeks ago, sabi niya, I'm very comfortable with the president. No? Hindi ako naniniwala na itong pagpasok ng ICC, may kinalaman siya. No? Hindi ako naniniwala sa mga pulburon videos na pinagkakalat ng aking sariling mga vloggers. No? Diba? May binanggit na rin pulburon. Pero to, seriously, no? Ito naman napaka-unfair. No? Isa kasi sa mga talagang objectionable na ginawa ni Duterte ng panahon niya, yung kahit sino, sinasabi niya nasa drug list. Diba? Oh. Siguro, kunwari, iba yung gising niya. Yamas, nasa drug list ka. Diba? Eh parang, gusto ba may inventong matrix para sila ni Panelo na sobrang panggagagong ginawa nila sa mga Pilipino nun, diba? Yung si Panelo, yung napakagaling na lawyer, diba? Oh, magaling yun. Pero hindi ko siya kukuling spokesperson pag ako'y naging presidente. Yung ex-human rights lawyer ang kukuling ko. Ang galing ng accent, nilalamok ako. Ang galing ng accent nun, manag-English yun. Hindi, ang point ko, kawawa. Ngayon, isipin mo, no, ito sa mga viewers natin, ganito katinding ginagawa ni Duterte na hindi na siya presidente. Kung merong red tagging, ito may drug tagging, no? Parang basically, tinotokang niya mismo si Bongbong Marcos, eh. Yung kulang na lang katoke, no? Uy, adi ka, alam namin. Lumayas ka na, kundi may pagkakalagyan ka. Parang ganun yung sinabi, di ba? Isipin mo, presidente, sabihin niya, nasa pidealist. Di ba? Pagkatapos mo, kahit sino, vulnerable. Oh, pagkatapos po, kung presidente, kaya niyang gawin yan. Eh, pwede niyang gawin sa atin yan, no? Di ba? Pero, ang isang nakakatawa, dun sa hindi natin napag-usapan, pagkatapos niyang i-threaten ang presidente ng lahat ng uri ng pagpapabagsak sa isang presidente, eh, ang sinasabi pa niya, siya pa yung baka bumagsak yung aeroplano. Parang siya pa yung kinakabahan ngayon. Na siya yung titirahin, na may titira sa kanya, 'di ba? Yung pa yung isang hugot niya, 'di ba? May hugot siyang ganoon eh. Na kung may mangyari sa akin, kung biglang bumagsak ng aking eroplano, 'no? Alam niyo na. Nakakatawa talaga 'yan, 'no? Kasi sabihin eh, pag masamang damo, matagal daw yung ano. Hindi ko sinasabing siya 'yun, ha? Pero parang may ganung kasabihan eh. 'No.
Hindi niya sa'yo masamang damo siya. Pero ibig sabihin, ano, it's a blessing to reach this age, no? And ibig sabihin, tatagal din. For... Sana. Masamang tao ako eh.